So what's up mga kababayan, gaano nga ba kayamang si Rosmar? Again guys, this is our reaction, my second reaction video for this very viral na Rosmar Tan doon sa dyan sa atin sa Pilipinas, na kumikita lang naman ng 13 million a day. What the fake? So let's go guys, panoorin natin ang guesting niya doon kay Miss Tony Gonzaga, tapos gawin natin siyang inspirasyon. Again, kung bago ka lang sa channel na to, please like, subscribe, and click the notification button para updated kayo sa bago kong mga episode dito lamang sa Chef Cocinero TV. Kamusta yung pagbubuntis mo ngayon? Okay naman po, pahinga-pahinga, pero kailangan pa rin mag-live, mag-guide-guide, ganun. Nag-live ka pa rin? Opo. Saan ka naglilihi? Sa asawa ko. Ah, talaga? Anong gender? Babae po pa rin. So, ganun guys, no? So, sinabi ni Rosmar na kahit buntis na siya, ay nagla-live-live pa rin siya para ayaw niya masira yung mindset ng mga tao at ayon yung mawala yung peak ng kanyang mga produkto. So, at sana patuloy siya sa kanyang mga ginagawa na at least with konting ingat para hindi matasado yung kanyang pagbubuntis. So again guys, credit to Tony Gonzaga with this kind of interview. Bibigyan natin na ngayon ng reaction yung video, yung kung saan in-interview niya si Miss Rosmar Tan, na kumikita lang naman ng 13 million a day. So let's go guys, let's take a look. Nagla-live ka ngayon kahit buntis ka. Di ba pag buntis emotional? Opo, talagang kailangan kong tiyagain lang talaga. Kasi parang feeling ko kapag tumigil ako ng ilang araw, baka mawala yung brand ko, baka malaos. Tapos pag nagla-live ka, syempre yung mga tao, dire-diretso yung mga sinasabi. Hindi ka spare sa bashing, di ba? Opo. Binabasa mo? Opo, binabasa ko po. Pero parang hindi po ako naaapektuhan kagaya po nung... So, paano niya nagawa guys? Sobrang busy niyang tao, pero binabasa pa rin niya yung mga comments ng lahat ng tao. Kung isipin mo yung ilang milyon ang magko-comment siya sa kanya regarding that. So, mga basher, wala siyang pakialam. Ang importante sa kanya ay kumita. Dati, kasi parang sabi ko wala naman silang ambag sa buhay ko, eh bakit ako magpapa-apekto sa kanila? Kahit buntis ka? Ang galing naman, tapang mo na din. Pero minsan may ina-analyze mo, bakit kaya konting kibot nila sa akin, ganito na yung mga sinasabi nila? Sa akin, hanggat hindi ako gumagawa ng krimen, hanggat hindi ako nanloloko ng tao, wala akong ginagawang masama, hindi ko na lang po sila pinapansin kasi ginusto ko tong buhay na to. So, na maging public. Kasi ang bilis na nangyari sa'yo, di ba? Last year lang pala lahat. Magto-2 years pa lang po sa panarating. Kita mo, magto-2 years. Grabe, no? Sabi ko talaga sa sarili ko, feeling ko yayaman ako sa skincare. Di ko lang alam kung paano. Nararamdaman mo na yun. Kasi... So, imagine mo guys, less than 2 years pa lang siya sa kanyang negosyo, pero alam na niya na yayaman talaga siya sa kanyang larangan sa mga skincare product. Eh, kung tutuusin, may mukha naman talaga siya. Pinbalita ako, bata ka pa lang, parang madiskarte ka na. Nung elementary pa lang po ako, doon ko na po unang napansin kasi pinagtatanim po kami ng teacher namin ng mga petchay, ganun. Tapos parang kailangan mo siyang mabenta. Tapos kung sino daw po yung pinakamalaking benta, eh yun po yung mataas po yung grade. Tapos ang ginawa ko po, may kainan po kasi kami nung may pansitan kami. Doon ko po binenta lahat ng gulay. Bata pa lang, marunong ka na maghanap ng pagkakakitaan. Pero hindi naman kayo gipit, di ba, nung lumalaki ka? Hindi naman po. Ano bang course ang tinake mo ng college? Graduate po ako. So mga kaibigan, sadyang likas lang talaga ang nagiging inisyatibo ni Rosmar
para sila yumaman, bagkus kahit nga yung pamilya niya ay may kaya naman, di ba? So talagang initiative ang ginagamit niya at talagang mataas yung kanyang magkakanyang pag-iisip, no, na makaahon sa hindi siya makaahon sa kahirapan kasi may kaya siya, kundi madagdagan yung kaalaman niya at saka kanyang paghahanap buhay. Ng BS Medical Technology sa FE. Yung pagiging ano ko po sa mga skincare sa products, sa sabon, nagsimula po yan sa pag-aaral ko pa po ng MedTech. Bali, may nagpaampun po kasi sa akin noon ng may galis po na bulldog. So, akalain nyo gan guys, so graduate pala siya ng BS, graduate pala siya ng 4 course. Sandali, ang bulldog yung may galis o yung tao yung may galis? Yung bulldog po. Ah, okay. Simula na tayo sa bulldog. Okay. Ano nangyari dahil sa bulldog? Dahil po ako kasi pet lover, namumulot po ako ng mga askal kuting sa basurahan, mga ganyan. Ngayon po, yung bulldog po is gusto na po talagang i-mercy killing kasi wala nang araw pong pag-asa, ganun. So, yung doctor po na yun, doctor po naman siya ng tao, pinaampun po sa akin. Nasabi po niya, try mo yung dahon ng madre kakao. So, nakikita yun? Sa mga tabi-tabing kalsada lang po. Talaga? Kumanta agad daw kay Papa, sabi ko, Papa, pagpitas mo ko ng maraming madre kakao, dali ibebenta ko. Parang, oo, gagamutin ko yung aso, pero mindset ko na sobrahan niya yung dahon kasi nga ibebenta ko. Which is, nung pinost ko nga po siya sa FB, binash ako. Kasi sabi ko, dahon ng madre kakao per tale, 100. So guys, nag-umpisa lang siya sa dahon ng madre kakao, no? Tapos binintay niya. At take note, binabas pa siya kasi nagbibinta siya ng dahon ng madre kakao. Parang, pesos. Ako, parang prineshohan ko po siya na ganun yung presyo. So sabi ko, butik, tinatawanan nila ako. Kailangan kong something different. Gumawa po ako, bumili agad ako ng blender. Tapos yung dahon po, blender ko, tinubigan ko kung ano-ano. Tapos bumili po ako ng mga bote. Sabi ko, oh, 350 isang extract ng madre kakao. Hanggang sa may bumibili na po nung ginanon ko na siya. Pero effective ba talaga nung wala yung ganyan? Yes po, ang dami po sobrang feedback. Nagsimula ang skincare sa bulldog. So isipin mo yan guys, dahon lang ng madre kakao, binash siya kasi binindan siya na wala namang kadahilan. So dahil sa kanyang initiative, dahil sa kanyang napakagaling na initiatibo na gawa ng paraan, kumbaga marketing strategy, biniblend lang niya tapos nilagay niya. So nilagay na siya sa kanya mga bottled water or bottled spray bottle or something like that sa mga medisina. Pero what is guys, nag-click siya, so yung beauty product niya is galing sa madre kakao, tapos ang ine-experimentuhan niya yung bulldog sa aso. Okay. Tapos pero may tiyaga at sipag din po talaga kasi yung product na yun, tinawag ko siyang mysterious madre kakao. Mysterious. Yun ang packaging. The mysterious madre kakao. Ayan po pala yun. Ayan yun? Opo. Tapos, share po ko nun sa 200 groups a day as in pudpud talaga yung kamay ko. Pero may bumibenta? Opo, sobrang dami po. Hanggang sa may isang araw, sabi ko, ay, bitin yung spray na ganyang kalaki. Gumawa po ko ng galon. Sabi ko, 1,000 isang galon. Sa isang araw po, nakabenta ako ng, ng 40 gallons. Okay, kung 1,000 ang presyohan mo, magkano lang talaga ang halaga? Siguro po mga wala pang 50 pesos. Wala pang 50 pesos, tapos ibibenta po 1,000. Ako. Kasi kung iisipin nyo po, ibe-blender ko lang. Likas na mindset ang iniisip ni Rosemar. Guys, imaginein mo. Wala pang 50 pesos pero binibinta niya ng 1,000. Just try to imagine, ha? Yung isang option, isang labas lang niya is buminta agad siya ng 40 gallons, which is 1,000 per gallon, 50,000. So ibig sabihin guys, nasa mga 2,000 lang ang kanyang puhunan. Naman po yung dahon. Ang binayaran ay effort mo. Yes, effort. Tapos doon na po yung time na parang na-amaze sa akin si Papa na, aba, kumikita nga. Pinakamalaking kinita mo ng time na yun. 40,000 po sa isang araw, ganun. Oh, so, ayan na. Kumita ka na, naramdaman mo na, aba. Parang may gift ako sa pagbebenta. Opo. Ang next mo nang ginawa. So, yun po, nag-open na po agad ako ng pet shop nun. Kamusta yung business mo na pet shop? Okay naman po siya nung pet shop pa lang. Kaso nung nagtuloy-tuloy po yung dumami na po yung business ko, doon na po nagsimula na kumikita ako dito, puro expenses dito. Nung una po ako lang po mag-isa nun. Tapos hanggang sa wala po
akong tauhan, bale, nagkaroon ako ng tauhan, isa lang. Talagang effort ko po kasi naisip ko, pag pinasakod ko pa yung kinikita ko, wala na pong matitira, ganun. Tapos nung dinagdagan ko po yung business ko ng restaurant. Ah, nag-restaurant? Opo. Nagkaroon po ako ng pet shop restaurant, Unli Wings po, Boodle Fight, mga ganun. Kasi malapit po ako nun sa FE. Sa U-Belt. Ano yun? Parang kiosk. Opo, parang restaurant po talaga. Restaurant talaga? Oh, okay. Tapos ako po yung, ayun po, nagmamanage. Kasi parang pet-friendly po siya, kaya may mga cage. Yung parang tao yung mga aso, parang ganun. Tuwan-tuwa naman sila. Opo, tuwan-tuwa po sila, ganun. Tapos, pagkatapos po ng pet shop, nagkaroon ng restaurant. Pagkatapos po ng restaurant, nagkaroon ng massage. Yung mga hair, ganun. Kasi ang hilig ko rin po mag-ganun-ganun. Tapos po, nagkaroon ako ng samgyupsal, ukayan. Tapos nung kami na po, nung asawa ko, nagkaroon kami ng... So, guys, ang ibig sabihin ni Rosmar is huwag kang mag-stick into one business. Kung maka-open ka ng isang business, tuloy-tuloy mo na yung idea mo na palaguin pa, ilabas mo, kumbaga thinking out of the box ba, na hindi lang sa isang business ka nakafocus. Fish store, sabay-sabay po sabay-sabay lahat yun. Kaya biglang mo na ma-manage yun. Magkakatabi po siya. Kada may makikita po ang commercial space, parang hindi ko mapigilan, na irerentahan ko to, akin to, parang ganun. Tapos biglang nung nag-pandemic po, ayun, lagapak lahat, sabay-sabay. Siyempre nagsara lahat, tumigil lahat. Open pa rin po siya, pero wala lang pong customer. Pero yung renta ko po, tuloy-tuloy. So, ibig sabihin guys, nakaranas din si Rosmar ng... tawag dito ng kahinaan ng negosyo, no, nakara during the pandemic. So nagsara yung mga business niya, hindi siya actually nagsara, open pa rin, pero again during that time is limited lang yung mga taong lumabas, limited lang yung mga customers na pwede makapasok, maka-dine in sa restaurant. So ibang inisyatibo naman ang kanyang gawa, no. Yung expenses ko, tauhan, ay aawa naman po ako, mansimbak, ganun. Talagang sabi ko, ay, katapusan na ata ito ng mundo. Pero ayoko pong i-give up kasi since 2015 ko po kasi yun ginapang. Sabi na po sa akin ng sabi ng sinapapa na i-give up mo na, tama na, ganyan-ganyan. Tapos ako po, ayoko talaga kasi sabi ko, hindi pandemic lang yung magpapabagsak na, sa'yo. Opo, na magpapasara ng mga business sa pinaghirapan ko po. Ay, ba't ka naiiyak pag naalala ko? So grabe yung fighting spirit niya para lang ma-sustain yung mga tao niya, yung mga staff niya, para hindi mawala ng trabaho. So grabe yung sustainability ability strategy niya na para ipagpatuloy yun. So kung nakikita nyo guys, naging emotional si Rosmar during this kind of dito sa bandang to, kasi naalala niya yung kahirapan na pandemic. So iniisip niya hindi lang yung pansarili, kundi pati yung mga trabahante niya, mga trabahador niya, kung magsara siya, saan ikakuha ng ikakabuhay. Alam mo yun? Kasi nung kinompute po namin nun ni Napapa, sabi nila, kung sinarado mo agad yan noon pa, 2 million po kasi yung parang kinompute na renta, na mga expenses, mga bayarin. Parang kumbaga ang dami ko po saan ang natipid gan. Hanggang ngayon po, open pa rin po yung iba doon. Tapos dahil kumikita naman po ako sa skincare, hinayaan ko na po yung mga kapatid ko yung mag-manage para meron po silang kanila. Paano lumabas yung skincare? Bali, before po, meron na po ako noon na detox drink. Tapos hanggang sa dumating po yung time na nagkaroon ako ng mga lipstick naman. Tan hanggang sa dun, binash na po ako dun. Parang, ba't ka binash? Mayroon pong mga CEO, may mga ibang tao na nagreklamo po noon sa akin sa FDA na wala raw pong permit yung mga binibenta ko raw po. Wala ba talaga? Eh kasi sabi po sa akin nung parang kinukuhanan ko, FDA ano raw po sila. Opo, yung po pala kailangan pati ako FDA approved din pag ininame ko sa akin, kasi ini-stickeran ko lang po siya. Nung before po kasi wala pa po akong alam. Tapos hanggang sa ang laki po nung kinikita ko nung, sobrang saya ko po. Tapos biglang... Gaano kalaki yung kinikita mo nun? Parang kumikita po ako nasa 200,000 per day, ganun. Oh! Opo, parang 700,000. 200,000 ang kita mo. Ay, hindi kasama na po doon yung puhunan. Kaso po, ang nangyari po, nung bigla pong lagapak, kasi nga po, na-post po siya sa FDA. Tapos tinigil ko na po siya kasi hindi ko po alam. Parang kailangan ko makakita. So, kung kumikita siya ng 200,000
1,000 pesos a day, guys. Okay na sana yung income, pero itong mga Marites, itong mga Inggitera natin, mga kababayan, tinitira din siya, binabash din siya. So, ano ba talaga itong mga kababayan natin? Tutulong ba o tutulong sa panggigipit? Ng tamang tao na gagabay sa akin. Ganun talaga pag business, no? May trial and error, di ba? Tapos hanggang one time po, meron po sa akin lumapit na ahente, tapos may manufacturer. Yun po yung time na kasal na po kami noon ng asawa ko, tapos may natira na lang po kaming pera mula din sa nakuha namin sa kasal ng 300,000. Yung pong pera po na yun, yun po yung pinagsimula ko po ng skincare. Pero kasi ang narinig ko sa'yo, kaya ka talaga sumikat, kasi pinakita mo daw yung singit mo. Ay, nito na lang po yun, kasi nagpro-promote na po ako ng skincare. So ayun nga, ngayon wala kayo makakita ng CEO na nagpakita ng singit. So ayan yung before. Grabe, nakakahiya. Tingnan niyo yung after. So imagine mo, may ipuputi pa. Ako po yung tao na hindi po ako sasabihin na revealing or what. Talagang ako po yung tao na hindi ko talaga kayang gawin din yun kung tutuusin. Pero para sa brand, para sa ikapapaniwala ng mga customers ko na ako mismo yung user. Paano mo na-discover yun, yung pampaputi ng singit? Meron po kasi akong mga manufacturer po ng ano ko, tapos sinasabi ko po, ito yung gusto kong effect, ito yung gusto kong effect. So bago ko po ilabas yung product po mismo, tinatry ko po muna siya sa sarili ko. Andali po kasi sabihin na maputi ang singit ko, maputi ang ganyan ko, pero mahirap patunayan. At saka sa filter ngayon, di ba? Hindi mo na alam, maputi ba talaga to? Ayaw nga po nilang maniwala sa akin. Di ba kasi pwede i-filter? Oh. Ayaw po nilang maniwala. Hindi sa'yo yan. Sabi sa kasambahay mo yan. Ginaganon pa po nila ako. So, pinakita mo na. So, pinakita ko na sing-sing ko talaga. Koko ko talaga to. Parang ganun. Dumakas po talaga yung skincare ko nung time po na nagle-labor na ako sa first baby ko. Kasi gawa po nung... Paano lumakas yung skincare mo habang nagle-labor? Kasi po, bali po nung nagle-labor po ako, although may pain, pero sabi ko nga, wala, nanay ako, kailangan ko to. Chance na to, kasi sabi ko kasi na ito yung inaabangan ako ng mga followers ko, yung panganganak ko. Ang ginawa ko po nung nag-skincare ako na nag-skincare. For the promote po talaga ako nun, kahit sumasakit na yung chan. Parang kasi inaabangan nila eh, so sabon ako ng sabon. Hanggang paglabas ko po nung hospital, sobrang viral na. Doon na po sobrang, ha? Teka, wala akong stock. Teka lang. Parang ganun. Parang nag-aligaga na po kami. Sobrang lakas na po. Paano nag-viral? Dahil? Dahil po tutok na tutok sila waiting na lumabas po yung first baby ko. Nung na-CS na ako, pag-uwi ko po sa bahay, pro-promote pa rin po ako na nag-pro-promote. Sabi nga nila, baka naman mabinat ka niyan. Baka bumuka yung tahi mo. Ganun. Kasi nagtitiktok na agad ako na nag-skincare na ako agad. Kaya yun, doon po yung time na super lumobo po talaga yung orders. May chinismis sa akin si Ale. Ako, alam. Makita ka daw ng 5M a day. May no, ganun? Yun po yung medyo mahina na ako noon. Mahina yung 5M a day. My magkano God. Yung pinakama? Guys, pinakamahina na niyang kita is 5 million a day. Magkano kaya ang pinakamalaking kita niya in one day? Let's watch this. Alaka. Nung may time po na kasagsagan ng sobra-sobrang lakas po, pumapalo po minsan ng 13, ganun, 10 to 13. Wow! 13? Ilan ang sports car mo na ngayon? Ngayon po, meron po kami Ferrari, Lambo, GTR, Porsche. Ano nga ba yung mga sasakyan? Hindi ko kasi, di po kasi ako pa. Hindi na niya alam. Wala na siya sa dami ng sports car. So, pag binili mo yung cash? Opo. Bali lahat po ng property po na binili po namin, mag-asawa, saka po mga sasakyan, cash po lahat, wala po akong utang, zero. Walang utang. Loan? Wala po. Yun eh di naloloka sila pag binayaran mo. Pak! Yun po yung pinakang nakaka-proud po ako para sa sarili ko na never utang. Opo. Kung hindi ko kayang bilhin, hindi ko po bibilhin. Kung kaya kong bilhin na may... Mindset guys, kung hindi mo kayang bilhin, wag mong bilhin. In short, huwag kang mangutang para makabili ka sa isang bagay na gusto mo, which is hindi mo naman kaya. Mindset. Matitira pa sa akin. Bibilin ko, ganun. Kasi lagi nilang sinasabi na, content creator yan, baka ano lang yan, baka hiniram lang yan, yung mga property niyan, baka renta-renta lang. Mga for show. Oo po, parang ganun. Palabas lang. So, nung time po na... Kumbaga, for the content, Bostoyo.
binili po namin yun, tapos nakikita ng tao, araw-araw gamit, hindi naman nawawala, kasi yung iba, di ba, palabas lang ganyan. Doon na po sila naniwala, ah, malakas nga talaga. Yung parang mag-build ka po ng image mo. Parang gusto ko lang ma-realize nila na malakas yung Rosmar brand, pero ang nagiging impact sa tao, ang yabang ko. Pero hindi po yun yung gusto kong iparating sa kanila. Ang gusto mo lang ipakita, na dahil sa lakas ng brand ko, nakakapundar po ng mga ganito. Kaya kong bumili ng ganito. Opo, na para mag-entry na rin kayo. Inspirational. Hindi, grabe ka rin mamigay, di ba? Ah, kasi nga, di ba, namimigay ka rin ng iPhone, namimigay ka ng cash. Para po mahatak po po yung iba pang tao na o magpumasok na rin kayo sa Rosmar brand para yung buhay niyo magbago rin, makapundar kayo ng mga ganito, parang ganyan. Eh, yun sa bahay, ilan na bahay mo ngayon? Siguro po yung total po is nasa 20 properties, ganun. Ano ba? 20? Saan-saan yan? Una po naming nabili nung mag-asawa po kami is yung sa Calawan, Laguna. 1 hectare po yun. Dahil nasa Laguna po kami, bumili po kami nun ng mga resort. Meron po akong 2 sa Pansol, sa Batangas. Tapos sinapasara po ako sa Tagaytay. Doon na po ako. Sa Tagaytay ka na ngayon nakatira. Ano sa tingin mo yung sekreto ng success para sa'yo? Para sa akin po, ako po kasi yung tipo ng... So, guys, pakinggan natin yung success story ni at saka tips ni Rosmar para magiging inspiration sa ating mga maggusto maging Rosmar tan na kumikita man lang ng 30 million a day. CEO na. Never nakampante. Kasi once na makampante ka, pwede kang bumaba agad. Marami po kasi mga brand owners ngayon na mga CEO na gano'n na parang dahil ang lakas nila, parang nalimutan na nilang i-push ng i-push. Sa panahon ngayon, with technology, with the different platforms na pwedeng pasokin ng mga tao, marami ng ways para kumita ng pera. So, ano ang pwede mong i-share sa kanila based on your experience? Kung paano nila pwedeng baguhin yung buhay nila at pwede rin silang umaman katulad mo? Para po sa akin, kailangan lang po nilang parang sumugal. Sumugal sila sa hamon ng buhay. Katulad kami nung asawa ko po. Nung kinasal po kasi kami, sinabitan kami ni na Papa ng 1 million noon. Yung mga sa ninong at ninang, parang nakaipon po kami noon ng nasa 400,000. Kaso po nung pagkatapos ng kasal, bumili po kami ng sasakyan. So ngayon, bagsak agad sa 300,000, wala na pong natira. Doon na po yung nagsimula yung sa skincare. Ang ginawa ko po noon, umorder po ako noon worth 700,000, which is wala naman akong ganun pera kasi nga 300,000 na lang. Kaya sabi ko, ay sisipagan ko mag-promote. Saan mo nakuha yung 400? Sa kinita ko na po kada deliver. Hanggang sa na-fully paid ko siya, naka-order pa ako ng naka-order. Parang pinus ko lang po yung sarili ko na bawal akong tumigil mag-promote. Kaya po, lumakas po siya ng lumakas. Ganun. Po nung pandemic po kasi, mayroon po kasi nag-comment sa akin na yung ginagatas po ng anak nila is kape daw. Ang ginawa ko po, tinulungan ko siya. Hanggang sa dumating yung mga nahingi ng tulong, ang dami na sobra, nagko-comment yung iba naman, wala na raw gatas, tapos ipopost nila yung mukha ng mga anak nila, ganyan. Eh di ako po, yung natitirang ipon ko nung pandemic, naubos lalo nang naubos, kasi nga pinagtutulong ko. Hanggang sa nagulat po ako, sabi ko, oh, 20,000 na lang yung pera ko, parang ganon. Yun po kasi yung pandemic, nagbahay-bahay pa ako noon, namimigay po ako ng mga grocery, nire-repack po, ganyan. So, lesson learned dito guys is you have to invest. You have to invest para ka kumita. Mag-invest ka ng kung ano-ano para ka kumita. Kasi yun yung tinatawag nilang ROI, return on investment. Paano ka magkaroon ng return of investment kung hindi ka man nag-i-invest, di ba? So, yun yung isa. At saka hindi lang guys na mag-invest ka ng invest. Ang gagawin mo rin is open your arms to help people. Extend help to the people, to the needy. Kasi the more blessings na isi-share mo is the more blessings na babalik din sa'yo. Okay? So again, thank you very much for this episode. Na binigyan natin ng reaction. Napakaganda, napaka-inspiration. Saka maraming nai-inspire sa episode na to. Big thanks to Tony Talks, Tony Gonzaga. Thank you for this episode video talk about Rosmar na nagpadala ng malaking aspiration sa buong buhay. Maraming salamat.
sa secret ng success mo nung pandemic, bigay ka ng bigay kasi naniniwala talaga ako doon. You get what you give. Opo. And if you give, it will come back to you. Kapag po nagbigay na hindi ka humihingi ng kapalit. Nag-wish nga po ako nung sabi ko, Lord, payamanin mo lang ako kasi yaman ni ganito. Ano, para mas marami akong taong matulungan. Sabi ko pong ganun. Tapos yun, parang hindi ko po in-expect na ganito. Ngayon po kasi, mas malaki na po yung natutulong ko. Kapag ka, the more na kumikita ako, the more na mas marami po akong matutulungan na, mas marami na akong parang mabibigyan.